Ngayon ay gagawa naman tayo ng isang panghimagas or dessert na tinatawag na graham float with dill chipland. Yung topping nito, yung nasa bandang itaas ay may dill chipland. Masarap ito, sobrang napakatamis. Isa ito sa mga bininda ko rin noon. So gagawa tayo. May tatlong pangunahing sangkap lang ito, hindi masyadong mahal ito rin. So ito ang ating gagawin mamaya, yung litchi, yung graham float with litchi plant. So ito lang ang mga pangunahing sangkap, yung overnight na cream, dalawang ating dahil medyo maliit, then yung biscuit na grahams at saka yung kondensada. Dalawang cup lang ating gagamitin nito. Ito pala ay no cook na, di natin na lutuin, ay ilagay lang natin ito sa rep pagkatapos natin na ilagay doon sa ating sa mga kunting yan, plastic dyan. Yan ang ating lalagay man yan. So, diretso na tayo. So, una, dalawang cup lang natin. Ilalagay yung kondensada natin. Yan. Dahil yung biscuit natin ay hindi siya marami. Isang pack lang aking binili. So, mga isa at kalahati muna ating yan, dahil sobrang tamis nito. Yan. Then, tapos nito yung ating cream. Yan. Overnight ito, kailangan talaga na ilagay ito sa freezer dahil mas maganda siya yung pagka resulta ng pagkaluto. So, ito, ilalagay na natin yung dalawang cream sa kondensada. Ayan. Ayan, overnight. Kagabi pa ko pa ito ilagay. Ngayon ay mag-aalas dos na ng hapon. So, kaya siya ay nasobraan ng yung yan. So mamaya ay atin itong imimix para mas lalo siyang maghalo sa isa't isa. Yan. I-mix na natin. Ang matigas yung cream dahil halos pagdamag kasi kung nilagay sa rate natin, kaya sobrang napakatigas. Lalambot din yan. Lalambot. Haluin lang natin dahil tapos na itong mix at saka natin ilagay sa isang plastic. Kinuha ko na rin yung guantes ko, yung gloves ko ba, dahil mahirapan tayo sa paglagay ng biscuit dito sa pero itong mga plastic na ito ay na-sterilize ko na, nilagyan ko na ng kumukulong tubig kanina para mas malinis kasi kinakain natin, so kailangan talagang malinis. So yun na, dito natin ilagay yan.
Then, kukuha tayo ng Graham's biscuit. So, kung may tanong kayo kung about sa kung walang Graham's ba, ay pwede ba yung ibang biscuit na hindi tulad ng Graham's? So, parang sa akin ay medyo mas mainam yung gamitin talaga yung ganitong biscuit dahil mas maganda ang kanyang finished product, ang pagkagawa pag ito ang gagamitin natin, yung Graham's talaga, para sa akin lang. So ilalagay natin ito sa plastic. Ayan siya. So ito, malinis na ito. Ayan. So mamaya lang yan. Ito muna tayo sa biscuit. Pagka ganitong biscuit na ito ay medyo apat lang siguro ito, or dahil isang pakete lang ang ating binili. Ayan. So tignan natin kung ilan lang ang sa isang pakete. Yung dati, dalawang pakete ang binili ko. Mura pa kasi noon. Ngayon, sobrang mahal na. Kaya, isa muna ang aking binili. So, yan. Pagkatapos niyan, yan. Yung mga tulad nito ay magagamit natin ito mamaya as a topping. Yan. Maliit lang yung ano natin, yung plastic natin. Pero kung ito, ginawa natin ito para may knowledge kayo kung ilan ba ang mabuo natin ng ganito, dahil for consumption lang ito, for personal consumption lang ito, hindi ko din natin ito ibibinta. So para may idea lang tayo kung magkano ba or ilan ba ang magawa ng isang pakiting Graham's. Lagyan na natin ng lechipan sa bandang itaas. Ayan siya. Ayan. Oops! Ayan. Ayan. Sarap, di ba? So, kukuha muna tayo ng ano, dahil hindi pantay, kailangan natin itong pantayin. Okay lang ito. Kailangan talagang nasa gitna ito. Ayan. I-adjust lang natin ng kunti. Kailangan talagang nasa gitna ito dahil lalagyan pa natin ito ng
kunting biscuit at saka yung cream. Yan, sa gitna talaga yan. Then, yun, lalagyan natin ng mga biscuit dito sa bandang kilid. Yan. Kailangan talaga yung ano natin, nasa gitna talaga. Then, lalagyan ulit natin ng cream dito sa bandang kilid or gilid. Yan. So, napaka-tamis talaga ito. Kung meron kayong mga diabetic, pwede tikim-tikim lang. Huwag ubusin. Baka lalong mapasama ito sa kalusugan. Yan. So, pagkatapos nito ay ilagay natin sa rip para lalong tumigas ito at masarap ng kainin. So, ito ang ating gagawin mamaya. So, yun lang ang ating gagawin. Mamaya, titikman natin ito kung gaano ba ito kasarap. Or masarap ba? Dahil may iba naman ay hindi talaga kakain ito dahil sobrang napakatamis ito. So, kukunin na natin yung mga cream sa bandang iba sa taas. So, yun lang. Paano ba gumawa ng Graham float with the chiplan? So, narito na ang ating finished product ng ating Graham float with leche plant. Ating titingnan ang masabing produkto. Yan. Ito ang ating finished product. Buong magdamag ko nilagay ito sa rep. Mga alos 24 oras ata ang lumipas. Yan siya. So ating titingnan yung nasa ilalim nito para malaman nyo kung ano ba. Yan siya. Titikman lang natin ng kunti. Alright. Ati lang ipakita sa inyo. Yan. Titikman natin ito. So, yan. Yan. Tingnan nyo. Yung gatas, yung cream, at saka biscuit at saka leche plant. So, titikman ko lang. Kahit kunti lang. Yan. Promise. Talagang masarap siya. Sa mga may diabetic dyan, ay di pwede ito na kainin ng ano, konti-konti lang. So, ito lang ang aking maibabahagi tungkol sa ating float de leche with float, Graham float with leche plant. So, hanggang sa muli nating pagkikita, sana ay may natuto naman kayo na iba ngayon na pagluluto. So, ito ang Mars TV para sa special na edisyon ng aking pagluluto na nag-iwan ng katagang. Mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. See you later, mga kasikahan. God bless. Hanggang sa ulit.